So bago po natin simulan ang ating session for this afternoon, magbigay lang po ako ng maikling introduction kung ano po ba yung F-gas na tinatawag natin. Ano? Kasi baka nakita natin sa ating mga invitation, F-gas yung nakalagay. Ano ba yung F-gas? Kanina nabanggit na rin ano, ni Brother June and ni Romel na ang F-gas ay, ang ibig sabihin ng F-gas ay financial growth, abundance, and stewardship. So ito ay isang initiative and part siya ng CFC Migrants Program. And ang module na binibigay usually sa FGAS ay part din siya ng Values Formation Program ng CFC Migrants Program. So ano ba ang layunin nitong programang ito? So ito ay para sa atin, no, lalo na sa ating mga OFW, sa ating pamilya, yung ating mga dependents, na magkaroon tayo ng empowerment and matutunan natin, magkaroon tayo ng financial na edukasyon para mapabuti natin ang ating pamilya at ang pagpapalago ng ating mga financial resources. Ngayon po, ito pong kaya po nakalagay na UAE module. Kagaya rin po na sa Pilipinas, meron po itong apat na session. Pero sa UAE module po, ang napag-usapan po naming SOCDEV coordinators dito sa ating bansa ay streamline natin yung mga topics para po magkaroon din po tayo ng apat na sessions. Pero more on focusing kung ano yung nakikita natin needs ng ating mga kapatid dito sa bansang UAE. So yung first session natin would for today would cover yung basic financial literacy education. And then the upcoming sessions, the second session would be relating to financial health checkup. And then our third session would be yung mga financial goals and yung execution and mga ways on how we could multiply our income. And then yung fourth session would be the spiritual side of money. Okay. Ayun po. So, nabigyan po tayo ng overview on what to expect on the next sessions ng ating Financial Growth Abundance Stewardship, no, FGAS UAE module. So before we begin, wanted to share to you a short video on our house rules. Ayun po. So, yun lang po ang ating mga house rules, etiquette. So, without further ado, to give us session one of our FGAS UAE module, may we call on Sis Rain Francisco of SOCDEV Dubai. Good afternoon to everyone. All clear po ba ang aking audio? Naririnig niyo po ako and wala pa po kayong makikita sa screen kasi mag-share pa lang po ako. So let me just share my screen. So excited na po ba ang lahat sa matututunan natin ngayon for our first module ng ating FGAS UAE module. Yan. Okay, so let's make this training and this teaching an interactive one. So from time to time, tatanungin ko po kayo ng mga few questions and you can also put your reaction to sa chat box. Dalawang reason po kung bakit ko gagawin yon. Una, para alam kong hindi pa po kayo natutulog. Pangalawa, okay yung audio ko at hindi po nagluloko yung ating internet connection. So first question, are you all excited to learn tonight?
Ayan, may mga nagre-react na. Okay, sige. So before I start, sige, konting introduction lang po of regarding me, yan, and my husband. So while doing this presentation, I've come to realize 10 years na po kami as part of our CFC community. So as mentioned by Bro Romel and Sis Maro, I'm Sis Rain Francisco together with my husband, si Brother Jun. No? So we are now currently holding and having the service of SOCDEV Area Coordinator for Dubai. If you want to know more about us, ayan, scan nyo lang po yung aming QR code. So may tanong po ako sa inyo ngayon. My next question to you is, sino po ang excited sa ating mag-retire na? Or sino yung looking forward na magre-retire na at mag-for good na sa Pilipinas? Ayan, sabi ni Bro Alfonso. Siya lang po. How about the others? Di ba yan yung mga pinagpaplanuhan natin na sana SOCDEV stands for, ayan, SOCDEV stands for Social Development po ng CFC. So this is part of our services to our brothers and sisters, no? Na for today, ang ano po natin would be in terms of our finances. So yan. So tanong ko po kanina, sabi ko, sino ang excited mag-retire? Actually, lahat naman tayo excited mag-retire. Ang tanong, ready na ba tayo for our retirement years? Because whatever we plan now or ano man yung mga gagawin natin ngayon, magdidepende yung retirement years natin kung gaano ka comfortable, yung gusto mo, paupo-upo ka na lang sa beach. Kasi alam nyo po, no, based on studies, may retirement crisis na nangyayari ngayon. Why? Because only 2% ng mga nagre-retire are financially independent. Imagine, sa 100 tao na magre-retire, dalawa lang doon ang financially independent. Sino kaya yung dalawa na yun, di ba? And 23% of that are still working. Sino po kaya, or may makakakilala ba tayo na age 60 na, age 65 na, kailangan pa rin magtrabaho dahil meron pang mga pangangailangan at hindi pa nakapaghanda. Wala pa silang nakahandang para pa-sustain dun sa kanilang mga pangangailangan. And 30% of that are dependent on charity. Nakadepende sa SSS, GSIS, sa pension. And actually, 45%, almost half of it, are dependent on children. We're not saying na, di ba, na hindi na tayo talaga magdidepend sa ating mga anak. Pero, ito po, no, bato-bato sa langit, tamaan, huwag po kayong magagalit. But this is reality. Hindi po natin retirement plan ang ating mga anak. Yes, it's our responsibility to send them to school. But we need to know and we need to remember that they would also be having their own responsibility in the future. So ang tanong, yung 98% ba na yan, ginusto na magkaroon ng retirement crisis? Hindi naman po. Ang nangyari, they did not plan to, and the only thing that is that happened is hindi naman talaga nila pinanong maging failure. Ang nangyari, they simply failed to plan. Hindi na pagplanuhan. Ang thinking kasi mahaba pang time yung ating bago mag-retire, kaya hindi nakakapagplano. Kaya importante na maturuan natin o matutunan natin bakit kailangan nating matuto in terms of our financial. So bakit nga ba natin ituturo itong financial literacy na to? Unang-unang reason would be the rule of money is changing. Sige, tanungin ko po sa inyo, sino dito yung inabot yung interest sa banko ay nasa mga 8%, 5%, 4%? Because during the 1970s, mataas ang interest rate sa bangko. Pero ngayon, real talk, ilan po ang interest rate sa bangko? Alam po ba natin? Do we have an idea how much is the interest rate kung ilalagay natin lang sa bangko yung pera natin? Don't get me wrong, we're not against bank. But I wanted you to see talaga kung magkano lang yung kinikita. Less than 1%. Yeah, that's very true. It's less than 1%. If we just put it there, baka talo pa nung inflation.
yung kinikita ng ating pera. Kaya kailangan matutunan natin yan. Kailangan matutunan natin saan natin siya ilalagay. Number two, lack of financial education. Alam niyo po ba, noong 2013, based on the FinQ survey, ang average Filipino has a financial quotient of 53%. Ilan ang passing rate sa school? Di ba 75%? Ibig sabihin, bagsak pa. Bakit? Kasi hindi naman po talaga itinuturo sa eskwelahan itong financial education unless ang course mo ay into commerce, into accountancy. So tayo, di ba, kung ano yung nakagawian na natin, ano yung traditional, ano yung itinuro sa atin ng mga magulang natin kung paano mag-save, eh yun ang gagawin natin kung hindi natin to natututunan. Kaya very good, di ba? We're very thankful to our CFC community kasi may program silang ganito, the financial growth, abundance, and stewardship para, di ba, makapagbigay tayo ng sapat at tapat sa ating Panginoon. And number three, people live longer today. Di ba, totoo naman, mahaba po ang buhay ng tao ngayon. Pahaba na ng pahaba ang buhay ng tao ngayon. Ang life expectancy based on 2014, ang mga lalaki po, ang mga brothers hanggang age 69, ang mga women age 75, imagine, mas mahaba ang buhay ng mga sister, di ba? Pero dito natin makikita, humahaba din po ba o lumalaki din ang ating mga kakailanganin ihanda para sa ating katandaan. Tama, kasi kung hindi, maaaring magkaroon tayo ng retirement and healthcare crisis. Ayaw naman natin na mapasama tayo dun sa 98% na hindi nakapaghanda. Dapat madagdagan po yung 2% na financially independent. Do you want to be financially independent during your retirement years? Gusto po ba natin? Siyempre dapat gusto natin, 'di ba? Yan, para kahit nasa katandaan na tayo, wala na tayong kinikita or dahil wala na tayong trabaho, meron pa rin po tayong money to give to the church, to provide for our basic needs. And of course, we're very thankful meron tayong SSS, GSIS, Pag-ibig, PhilHealth, pero hindi naman po 'yan enough. That's why we need to upgrade and we need to know ano pa yung maaari nating idagdag sa mga government investment na yan. And number four, alam ko po lahat kayo mag-a-agree dito, tama ba? High cost of living. Nagmahal na po ba ang mga bilihin dito sa Dubai? Papamahal po, di ba? Pamahal ng pamahal. Dati-dati yung 100 dirhams mo, ano yan? Isang malaking cart yan pag nag-grocery ka sa Carrefour or sa Lulu. Pero ngayon, di ba, yung 100 dirhams mo, hindi makapuno ng cart. Yan. So, many people have difficulty in saving money for their future needs. Kaya, nahihirapan ng mga taong mag-save. Kasi, yung inflation. Ang inflation last month is 4.8%. Ibig sabihin, ang mga presyo ng mga bilihin tumaas ng 4.8%. Yan po ay sa Pilipinas. Siyempre, relatively, maaaring ganun din ang nangyayari dito sa Dubai. And dahil dyan, marami po sa atin ang nalulubog sa utang. Sino po dito ang may mga utang? Sige, raise your hand. Yan. Okay lang po yan. Mamaya tuturuan ko kayo para mabawasan natin yung mga utang na yan. Kasi ito yung mga realidad na meron tayo eh. Number one, when it comes to securing and saving your future, many good people fail. Mga masisipag, nagfi-fail yan. Matatalino, mga bata, doctors, teachers, engineer fail. And still, they end up retiring without savings. Ibig sabihin, hindi dahil doktor ka, hindi dahil engineer ka, sigurado na ikaw ay magre-retire ng may pera. Kung hindi ka magpaplano, maaaring kasama ka dun sa 98% na walang nahihanda para sa kanilang retirement. Ano ang nangyari dito? Same thing, they fail to plan and manage their personal finances. Kasi nga, hindi natin masyadong naaaral. Kung ano lang ang nakita natin,
Akala natin yun ang fitted para sa atin. And reality number two, naniniwala tayo or maraming tao ang naniniwala, financial education, para lang yan sa mayayaman, para lang yan sa may mga pera. May ganun po ba tayong mindset? And kapag nagka-problema ka sa pera, ano ang solusyon na lagi nating naiisip? Mangungutang na lang ako, maglo-loan na lang ako, magki-credit card na lang ako. Diba yan ang realidad ng buhay? At yan ang madalas na nangyayari sa ating mga OFW. Many think that the only solution to financial challenges is to borrow money. Eh dito pa naman sa Dubai, napakabilis pong mag-loan. Tama po ba ako or tama ako? So, and reality number three, this really speaks about us. Many OFWs work hard for 20 to 30 years and still end up retiring poor. Sino na po dito ang more than 10 years sa UAE? Marami na po ba? Ayan, si Bro Roman, nag-raise siya ng hand. Diba? Marami sa atin na ang tagal-tagal na dito sa UAE, pero masasabi pa rin natin na hindi pa ako pwedeng umuwi ng Pilipinas dahil hindi pa ako nakahanda, dahil wala pa akong naiipon. So kami, we've been here in Dubai for 16 years already. Yes, may mga nasimulan na, pero still, 'di ba, kailangan pang tingnan at evaluate yung mga goals natin. Para pag-uwi ng Pilipinas, hindi mo na kailangan pang magtrabaho or hindi mo na kailangan pang bumalik at mag-abroad pa sa ibang bansa. Diba? I hope hindi tayo mapapasama doon sa 20 to 30 years nang nasa UAE or nasa abroad, ay pagdating sa Pilipinas ay wala pa rin. Okay? So nakarelate po ba tayo doon sa reality 1, 2, or 3? Kasi pag nakarelate tayo doon, syempre, titingnan din natin yung ating X-curve or the relationship between our wealth and our responsibility. Ang tanong ko po sa atin, bilang nandito sa Dubai or bilang nandito sa ibang bansa, marami po ba tayong responsibilidad? Marami po bang taong nakadepende sa atin? Siyempre, yung pamilya natin, di ba? And that is why, actually, ang X-curve kasi dalawang linya yan sa buhay natin eh. Yung law of decreasing responsibility, which is the blue line, okay, and the law of building wealth, or yung yaman na naiipon natin. During our younger years, or even up to now, makikita natin, dahil malaki pa yung responsibilidad po natin, napakaliit nung naiipon natin. Okay? Bakit? Ano ba yung mga responsibilidad na maaaring meron tayo? Tingnan natin mamaya. Kasi tatandaan natin, sa buhay po, di ba? Spell nyo yung life. Anong nakapagitna dyan? Di ba if? So, in life, there are two ifs. It's either you die too soon or you live too long. Alin po ang gusto natin dyan? Siyempre, gusto natin live too long tayo. Pero tatandaan natin, it's a reality of life. Every one of us would die. We just don't know when. And that is why, kung mag-fall dun tayo sa first if, which is to die too soon, di ba? At meron ka pang mga responsibilidad na ganito. May pinakakain ka, meron yung sinusuportahan, di ba, sa Pilipinas. Kailangan protected po tayo. Kasi kung wala tayong savings, di ba kawawa naman yung pamilya natin na maiiwan. So, if we die too soon, kailangan we're properly protected. And of course, syempre, di ba, if we fall naman dun sa pangalawang if, which is to live too long, ayan, dapat malaki ang investment natin. Para pag dumating yung panahon na nandun ka na sa retirement years, diba nakahanda, meron kang gagastusin para sa iyong mga pangangailangan that time. Eh ang tanong, how much basis ang protection at investment na enough? Magkano ba yung pinag-uusapan natin na yan, na investment na dapat meron ako at protection na meron ako? Okay? So the general formula po na gagamitin ninyo, ayan, tandaan natin to para mamaya makompute ninyo para sa susunod na module, yung mga financial check-up natin,
ay makikita nyo yung real figure for your finances. So the income replacement formula would be your annual income times 10. So yan, mag-compute ho kayo. Mag-compute tayo, brothers and sisters. Your annual income times 10. Para, di ba, enough siya dun sa ating protection and our investment. Let's just have an example. Let's say I'm earning 200,000 per year times 10. So that's 2 million. So dapat ang protection or investment na meron ako, minimum of 2 million. Para ilagay ko yan sa 10% na investment, nakukuha ko pa rin yung income ko nung ako ay nagtatrabaho, which is 200,000. Make sense? Diba? Kumbaga, ang nawala lang is hindi na ako nagtatrabaho, pero yung investment or yung protection na meron ako ay maipuprovide pa rin with the interest na nakukuha nito yung aking income before. So yan, let's say for example, diba, 2 million ang responsibilidad mo. Kung wala kang na-save, dapat ang protection na meron ka, 2 million. Pag nakapag-ipon-ipon ka naman, meron ka ng 500 na naipon, bumababa yung protection na kailangan mo, nagiging 1.5. That's why if you're able to save already and invest 1.5 million, ang protection na kailangan mo na lang 500,000. Nakita po natin yung relationship between the responsibility and wealth, na habang tumataas yung wealth na naiipon natin, bumababa yung responsibilidad natin. Yes, yung responsibility natin hindi nawawala. Pero dahil meron kang investment or ipon ka na nandiyan, na naitatabi at kumikita, nag-earn ng income, di ba? Unti-unti bumababa yung iyong responsibilidad. Kasi you're already living on interest. Ang tanong ko po sa inyo, mga brothers and sisters, sino po dito ang gusto na pag umabot ng retirement years nila, they are already living on interest? Na kung yung ginagamit mo for your basic needs, kinukuha mo na lang sa interest ng iyong investment. Yan dapat ang target natin. Yan dapat ang gustuhin natin para, sabi ko nga, makapagbigay tayo ng sapat at tapat sa ating Panginoon. Okay, tingnan natin, basing on this one, no, just on this one slide na to, anong stage ka naroon ngayon? Roughly, tingnan natin. Are you on stage one? May wala kang saving pero napakalaki ng responsibilidad mo. Stage 2, may maliit kang saving, big responsibility pa rin. Or are you already on stage 3? Bigger na yung savings mo, bigger na yung investment mo, less responsibility ka na. Or are you already in stage 4? Having the financial freedom na gusto nating lahat. So which stage are you in right now? 1, 2, 3 or 4. Okay? So yan, sige, pwede nyo pong i-type yan sa chat box. Pero ito lang po ang masasabi ko. Whatever your stage right now, actually, dapat ang target lang natin, ma-reach natin yung stage 4. It doesn't really matter kung nasa stage 1 ka, stage 2 ka, stage 3 ka. Dapat ang target lang natin, stage 4 siya. Dapat lahat tayo makarating sa financial freedom. Yun po ang target natin because, no, we believe that financial independence or financial freedom, it's not only a dream. Hindi lang po pangarap yan. Hindi lang po natin yan kailangan pinapangarap. Dapat prioridad po natin yan. Prioridad natin na dapat lahat tayo magkaroon ng financial independence. And we will be able to do that if makokontrol mo yung future mo. Huwag mong hayaang ibang tao ang mag-control ng future mo. At magagawa mo yan kung matututunan mo paano gumawa ng pera. Actually, to make money, magaling na po ang mga Pilipino dyan. Magaling na tayo dyan, madiskarte tayo eh. But how about to save, grow, and protect your money? It doesn't end po kasi dun sa make money eh. We need to learn how to save it, grow, and protect it. Because no one else will do it for you. Tayo lang po ang gagawa niyan. Tayo po. Kaya, di ba, napakaganda na tinuturuan tayo ng ganito. Natututunan natin ito para napapaghandaan natin yung pangkinabukasan po natin. So, ang tanong ko sa inyo, gusto ba nating matutunan yan? Siyempre, gusto natin, di ba? And we need to build it
in a solid way. Parang nagpatayo ka ng bahay, sinisigurado mong matatag yung pundasyon. Para ano mang lindol at bagyo ang dumating, hindi yan matutumba. Strong pa rin yan. So it's same thing with your financial foundation. Ano mang financial crisis ang dumating, may loss of income ka, nagkaroon ng sakit, ay strong pa rin po ang iyong foundation. Strong pa rin po ang iyong finances. So ngayon, siyempre tingnan natin yung different steps that you would take or that you would do to build a solid financial foundation. So ayan, let's go now to step number one. Ang unang-unang step po na kailangan natin gawin, pataasin mo ang cash flow mo. Increase your income. Sabi nga sa Proverbs 10 verse 4, being lazy will make you poor but hard work will make you rich. So ang tanong ko po sa inyo, yan, di ba? Paano nga ba nakukuha ang cash flow rin? That would be your income minus your expenses every month, that would be your cash flow. So yung flow ng pera. So or yung sumusobrang pera, kada ibabawas na natin ang ating mga expenses sa ating income. So your monthly income, let's say you're earning 50,000 every month, minus yung monthly expenses mo na 55,000 kada buwan, lagi ka na lang kulang. Negative yung cash flow mo. At maraming tao po o maraming OFW, ang negative ang cash flow. Relate? May makakilala tayo na kada buwan kulang ang sinasahod? So I hope, no, hindi po tayo kasama dyan sa mga negative ang cash flow. So paano natin patataasin yung cash flow natin? Number one, reduce your expenses. Bawasan po natin ang ating mga expenses. Live below your income. Ayan. Kasi lagi natin sinasabi, live within your means. No. Live below your income para mapataas mo yung cash flow natin. Because our goal is to be rich, not to look rich. O yan. Dapat truly rich po tayo. Talagang mayaman. Madaling magmukhang mayaman. Diba? Pero anong gusto mo? Yung mukhang mayaman lang? O yung talagang mayaman? Ako, mas gusto ko yung talagang mayaman. Diba? Gusto natin. Lahat branded. Hindi naman natin afford. Ayan. So, may pakita lang po akong picture, diba? Sabi nga, when you're poor but your girlfriend or your wife wants you to wear branded shirts, o yan, lagyan nyo na lang ng laruan na crocodile ba yan? Crocodile. Para, diba, magmukhang mahal siya. Kasi minsan, lagyan mo lang ng crocodile yan. Ayan, diba, ang mahal-mahal na nabibilhin. But don't get me wrong, we can do that if kurot na lang po yan sa inyong mga investment or naiipon. So ano nga ba ang ating common saving formula? Paano ka nga ba pagdating ng sahod mo? Ganito din po ba ang formula nyo? Pagdating ng sahod, minus mo yung expenses, kung anong matira, that would be your savings. Tama po ba? Ganyan po bang ginagawa natin? So, ang nangyayari, pagdating ng sahod, binabayaran lahat yan. Si Itisalat, si Du, si Dewa, puntang Starbucks, punta kay Jollibee, mag-Mall of the Emirates. Kung anong matira, yun ang isisave. Kung walang matira, next month na lang. Tama po ba? Magpapadala pa minsan, di ba? So, ang tanong ko po, sino ang nagpakapagod na nagtrabaho ng 30 days or ng 26 days? Sabihin na lang natin kasi may day off. Di ba po tayo? Bakit po wala tayong bayad? Bakit hindi po natin binayaran yung sarili natin? Kailangan merong bayad yung sarili natin. Bakit? Para, di ba, pagdating ng panahon na hindi na natin kayang magtrabaho, ay meron tayong gagamitin. Pay yourself first. And my question to you, in the entire time that you are working, how are you doing so far? Magkano na nga ba ang kinita mo in the entire time na nagtatrabaho ka? And then compare it with the savings that you have. Let's say for example, lahat tayo dito ay 10 taon na nagtatrabaho. Your average annual income is 300,000. Multiply nyo lang po yung number of years you work by the average annual income. So let's say 300,000 ang annual income natin, would be 3 million. Ang tanong, may 3 million na po ba tayo ngayon? Or 3 million worth ng resibo at remittance slip ang naipon natin? Minsan kasi sasabihin natin, Rain, magsisave na lang ako. Mag-i-invest na lang ako pag tumaas yung income ko. Pag may sumusobra na sa income ko.
My brothers and sisters, let us remember, it's not what we earn that counts, it's what you keep. Hindi po yung laki ng sahod ang magde-determine kung makakapag-save tayo at makakapag-invest tayo. It's our discipline and our commitment. Kahit po 5,000 lang ang kinikita mo every month, basta't nagsisave ka ng 500, ay may maiipon ka comparing to someone who earns 100,000 pero ang gastusin every month 101,000. Lagi pa rin pong kulang yan. So check if you are a spender or a saver. So ito, ano na lang natin to, briefly na lang, no? So, miinom ka ba ng madalas ng soda? Yung hindi ka makakain ng walang soda or puro water ka lang? Kasi kung i-minimize natin yung pag-inom ng soda, 20 pesos per can ang soda, comparing sa water, e rin binibili naman ng tubig, e bakit zero yan? E diba, that's part of your budget, diba? O kaya mag-refill kayo sa office, ayan. So 20 pesos times 30 days in a month, that would be 600 pesos. If you put that into 12%, di ba? 12% in 15 years, no? That would already be around 300,000. Projected, di ba? Projected. Kung 35 years yan, nasa 3.5 million yan. Naging healthy ka pa kasi hindi ka uminom ng madalas na soda. O yan, yung mga laging nagkakape sa coffee shop. Yung hindi makainom ng kape kung hindi sa coffee shop. Diba nakakatipid din po tayo nun. So kung pagsasama-samahin natin yung mga expenses na yan. But sabi ko nga, don't get me wrong, I'm not saying hindi ka na pwedeng magkape sa coffee shop. Once in a while, you can do that. Yung 3-in-1, pwede din, diba? So, kung itatabi natin yan, that could already be millions in the future. So kung gusto natin makapagtabi, simulan po natin dyan sa liit-liit na unnecessary expenses na yan. Kasi that's a total of actually, magkano ba yan? Nasa 5.9 million if in 15 years, sa 12%. And even 67 million in 35 years. Syempre yung iba sa atin wala nang 35 years para mag-invest kasi nearing retirement na tayo eh. Pero 'di ba dito clearly makikita natin kung ano, minamanage natin ng tama yung expenses natin, makakapag-ipon at makakapag-ipon po tayo. Makakapag-save po tayo. Ang kailangan lang natin gawin, simulan natin. Diyan tayo minsan na medyo hindi nakakapag-execute. So we need to pay ourselves first. So that's why I'll be teaching you now, and I know most of us already know this formula, the prosperity formula. So very familiar na po tayo dito, that out of our income, minus mo na agad yun sa tithings mo. Yung sa love offering natin, yung sa angkop natin, unahin na po natin yon. And then after that, deduct mo na rin yung para sa sarili mo, and whatever remains, that would be for your expenses and your lifestyle. Rain, yung 100% nga kulang eh. Sasabihin mo pa, ibawas ko na agad yan at itira mo na lang 70%. It's all about in the mindset. Kung ang 70%, hindi po kaya ang expenses at lifestyle mo, ang lifestyle natin, isang tabi muna natin. We focus on the basic expenses. So that yung mga importanteng bagay na bibigyan natin ng prioridad at nakakapagtabi tayo para sa investment natin sa langit at investment natin para sa ating sarili. What if the 70% is not enough? Anong gagawin ko? That's the second way to increase your cash flow, and that would be to earn additional income. Don't depend on a single source of income. Kung ang source ng income mo ngayon ay sahod mo lang, huwag mong hayaan na ganyan lang lagi. Sabi nga ng isa sa top fund manager in the Philippines, you need to have minimum of 7 sources of income. At kailangan, dapat doon, kalahati noon, passive income. So ngayon, ang tanong ko, ilan ang sources ng income na meron tayo? Use your spare time to earn extra income. So, paano nga ba natin mapapataas yan? Sige, tingnan natin yung oras natin ngayon. 24 hours. May trabaho ka ng 10 oras. Matulog ka lang 7 oras. May services tayo sa community.
and then you still have the spare time of 3 hours. Do you know what, brothers and sisters, that the best available time to build your wealth is your spare time? Kung during work hours, ang pinapayaman mo ay yung kumpanya mo, hayaan mo naman na during your spare time, ang payamanin mo yung sarili mo. All we need to do is to manage well our spare time. So ang tanong ko, how do you manage your spare time? Do you make more money during your spare time? Or do you waste your time? You sleep, you watch movie, you watch Korean novela? Or do you waste money? Shopping, eating, nag-Amazon, nag-noon, di ba? So kaya nga minsan, pag sinabi mo, eh, aralin natin tong investment na to, ang laging sagot, busy kasi ako eh. Busy. Busy, you waste time, you waste money. So I hope now that we know that the spare time is the one that will make us really wealthy. Let's use our spare time wisely. So let's move to step number 2, that would be to ensure proper protection. Sabi sa 1 Timothy chapter 5 verse 8, if anyone doesn't take care of his own relatives, especially his immediate family, he has denied the Christian faith and is worse than unbeliever. Take care of your family during your life and after your death. So, kailangan po i-ensure natin na protektado po tayo in a form of what? Life insurance. Because this would provide protection for your family in case you die too soon. At marami pong tao, itong nakakalungkot, no? Maraming tao ang may protection sa mga bahay, sa mga kotse nila. Kasi diba, hindi mo maririnyo ang sasakyan kung hindi insured yan eh. Pero kukonti po ang properly protected for their loved ones. Do you know that your insurance that or your life insurance policy are your contract of your love and care and priority for your family? Kasi yan ang magpapatuloy nung mga responsibilidad mo just in case God calls you home today. So ang insurance is a protection should anything happen to you. Poprotektahan yan yung iyong pamilya. Hindi masarap pag-usapan ng life insurance, tama ba? Marami po nga sa atin takot pag pinag-uusapan ng life insurance eh. But it is a critical part of your financial strategy. Madalas ang nangyayari ganito. Ang kotse, naka-insured. Ang bahay, naka-insured. Paano yung nakasakay sa kotse at nakatira sa bahay? Insured din kaya? Diba minsan sasabihin, comprehensive naman eh. Sabi nga po ni Brother Bo, no, let me leave this one to you in terms of life insurance. The purpose of insurance is very simple. If God calls you home today, your kids won't go hungry. Yan po ang magpo-provide ng mga pangangailangan ng mga anak natin. Kaya wag po nating katakutan ang life insurance. And prepare for your long-term care. Mahal po bang magkasakit? Diba? Napakamahal. Ang long-term care is to provide your healthcare when you retire or when you stop working. May protection naman tayo ngayon dito, Ray. Tama po. Pero hindi naman natin kayang iuwi yan sa Pilipinas pag tayo ay nag-retire na. So pag nagkasakit po tayo, alin ang gusto natin dyan? Executive, payward, or charity? Siyempre sasabihin nyo sa executive, diba? Maaring ngayon, ano yan? Afford natin yung executive. But how about in the future? Sa Pilipinas po, maraming taong nagkakasakit hindi dahil walang medisina or walang treatment na available. Ang problema po kaya maraming namamatay dahil walang perang pambayad sa ospital. Kaya kailangan yan ang paghandaan po natin. And for you to be able to know that it's a good healthcare, ito po ang mga tatandaan natin. Ito po yung mga tanong na dapat masasagot pag kumuha ka ng healthcare. Does it have both short-term and long-term healthcare? Ibig sabihin, pag nangailangan ka ba ngayon, magagamit mo yan? Or kung hindi mo man magamit ngayon, pagdating mo ba ng age 60, magagamit mo pa rin yan? Does it have guaranteed renewal? Kahit gaano kataas yung mga claims mo, i-renew ka pa rin ba ng healthcare company the following year? Does it have guaranteed savings and investment? Ibig sabihin, kung hindi mo magamit dahil healthy ka, yung bang mga healthcare fund mo kumikita? At maaari mong maging investment in the future. And fourth, does it have life insurance or protection? Kung yung apat na question po na yan ay nasagot ng yes, it's a very good healthcare,
It's a very good healthcare. And I would recommend, simulan mo na as early as possible habang malusog ka pa. Huwag mo nang hintayin na magkasakit ka bago ka kumuha ng healthcare. Because it would affect yung application mo. So, healthcare and life insurance are the two most important and the foundation of the wealth na ibibuild natin. Okay, let's move on to step number 3. Manage or eliminate your debt. So Proverbs 22:7, poor people are slaves of the rich and a borrower is a slave to the lender. So ang tanong, sino pong may mga utang uli? Yan. Ulit tayo ng tanong, sino may mga utang? So paano nga ba nangyayari ang utang? Kasi ganito po yan eh. Dapat yung present income mo to provide your for your present needs. Your future income provide for your future needs. Pero po, ang nangyayari kasi, kaya tayo nagkakautang, yung future income natin, okay, yung future income natin, uutang pa lang po, sabi. Uutang pa lang po, ayan. Sana, hopefully, pag natapos tong talk natin na to, hindi na uutang, di ba? So, ayan. Yung future income, nagpo-provide na siya sa present needs. Yan eh, dyan tayo nagkakaroon ng utang. Kaya, pagdating ng araw, di ba, pagdating nung may future needs na tayo, bawas na yung income na natatanggap kasi napag-provide na eh dun sa ating present needs. So, if you cannot control your debt, your income will become useless. And if you cannot control your debt will control you. Ayan, kaya minsan takot na tayong sumagot ng mga telepono kasi nandiyan na si Judith. So, huwag niyo pong hahayaan na ganito, no? Hand to mouth, pag-receive nung sahod, pangkain na lang. Hand to hand, pagka-receive niyo ng sahod, bayad niyo dun sa pinagkakutangan niyo. Or the worst is, touch me not. Halos hindi mo na mahawakan yung iyong sinasahod kasi napunta na lahat doon sa pambayad mo ng utang. Or, come with me, kung may dumating pa ba na pwede mong panggasto. So, let me give you few tips to manage your debt. Number one, pay off your credit cards in full and on time. Huwag po niyong hahayaan na hindi niyo finu-full yan at lagi kayong delay sa pagbabayad. Number two, don't get into more debts. Live below your means. Huwag na po tayong magdagdag ng utang. And number three, use cash or debit cards. Kung ayaw naman po natin nagdadala ng malaking cash, you can always use your debit card. Kasi yung debit card, kung ano lang yung laman nun, yun yung pwede mong gamitin. And spend on necessities, not on luxuries. Kung hindi pa po natin kayang bumili ng LV na Louis Vuitton, doon muna po tayo sa LV na lumang bag. Okay? Lumang bag muna po tayo. Ayan. And then, make list of all your debts and pay them off one at a time. Dapat aware ka, ano nga ba yung mga pagkakautang mo? Be true to yourself. Ilista mo lahat yung mga utang mo na yan. Huwag kang matakot na ilista yan. Kasi the moment you list it down, makikita mo alin yung kailangan mong bayaran una at ilan ang talagang pinagkakautangan mo. Ayan. Number 6, increase your cash flow. Sabi ko nga kanina, huwag kang magdidepende sa iisang source ng income. Kailangan marami kang sources ng income. And at the same time, consider liquidating your savings and non-income producing asset. Kung may asset ka dyan na hindi naman nagpo-produce ng income, better to liquidate it para pambayad mo nung pinagkakautangan mo para at least, di ba, hindi ka na nag-i-interest. Change your money mindset. Hindi po utang lang ang solusyon sa mga problema natin pang-pinansyal, but rather it is an obstruction. And you can always also prepare your mortgages. Ayan. So yan po yung ating mga ways for us to manage our debts. Okay, so you're learning so far. May mga natututunan po ba tayo? Hindi pa po ba niyo ako tinutulugan? Ayan, may mga nagta-type naman eh. So, yan. So, hopefully, you're learning so far. And then, let's now move on to step number
4. Okay, step number 4 is emergency fund. Sabi nga sa Ecclesiastes, put your investment into several places, many places even, because you never know what kind of disaster you're going to have in this world. So, di ba po, ang emergency ay hindi naman po natin yan napipredict. Hindi mo pwedeng ipredict na we after 2 months masisira yung bubong namin. Hindi po yon. So, kailangan pinaghahandaan po natin ang mga emergency na yan. At lalo na po sa ating mga OFW, hindi nyo napapansin kapag po magkakatapusan na o magsasahod na, nagkakaroon na ng emergency sa Pilipinas at tayo ang emergency fund. So magkano emergency nga ba ang kailangan nating ipunin? It should be 3 to 6 months equivalent of your monthly income. So kung ang sinasahod po natin ay nasa equivalent to 20,000 pesos, di ba minimum dapat ng emergency fund na meron tayo ay 60,000. So katulad lang yan ng story of the ants, di ba? So during summer season, nag-iipon na sila ng pagkain para sa rainy days. Kaya kailangan tayo din, mag-iipon na tayo ng mga funds natin for the rainy days or pag-emergency. Ayan. So, ito, alam kong ito, lahat gusto ninyo. Build long-term investment. Diba? Lahat tayo gusto natin mag-invest eh. Pero yung step 1 to 4, madalas hindi natin nabibigyan ng pansin. Kasi gusto natin as OFW, mag-start na tayo ng investment na agad. So, remember, sabi nga sa Corinthian, remember that the person who plants few seeds will have small crops. And the one who plants many seeds will have a large crop. So, ayan. So, tingnan natin ang pagbibuild ng long-term investment. Bago tayo pumunta sa different kind of investment, let's understand first how money works. Paano nga ba magtatrabaho ang pera sa atin at paano dodoble ang pera natin? Una nating aralin, paano natin kukumputin kung kailan dodoble yung pera natin. So, rule of 72. So, 72, sabi nga, balik tayo yan. 72 is a constant number divided by the interest rate kung saan mo inilalagay yung pera mo or ini-invest yung pera mo equal to the number of years for your money to double. So, para mas maintindihan natin, let's have an example. Ayan. So, meron tayong 10,000. Inilagay mo sa banko. Sabi ng banko, bigyan ka ng 1%. Ilang years bago dumoble? 72 divided by 1 equal to 72 years. So, congratulations. After 72 years, yung 10,000 mo, 20,000 na. So, maaaring mangyari dyan, buhay pa kaya tayo after 72 years? Or ang tanong, ano na ang value ng 20,000 pagdating ng after 72 years? So, tingnan natin, paano naman kung nasa mga 4%? 72 divided by 4 equal to 18 years. So, kanina, comparing sa 72, mas mababa ito. Every 18 years, dumodoble yung pera natin. Kaya, kung ilalagay mo yung 100,000 mo, at the age of 29, after 18 years, at the age of 47, 200,000 na yan. And another 18 years, at the age of 65, maaaring may retirement fund ka na 400,000. But my question is, nung inilagay ba natin sa 4% yan, yung pinaglagyan natin na investment vehicle, inilagay lang nila sa vault na nandun lang, hinayaan lang nila doon ng 36 years? Hindi, maaaring in-invest din nila yan sa 12%. So kung in-invest mo yan sa 12%, 72 divided by 12 equal to 6. So every 6 years, dumodoble pala yung pera. Kaya same span of time of 36 years, kumita yung 100,000 ng 6.4 million. 400,000 yung ibinalik sa atin kasi ang usapan is 4% lang naman, di ba? So the other 6 million, kinita na yon nung pinaglagyan natin ng investment. Dahil sila, alam nila kung paano magtrabaho ang pera. Alam nila kung saan nila ilalagay yung investment, nakikita ng 12%. Tayo po ba alam natin kung saan kikita yung 12%? So dapat alamin natin yan kasi lamang ang
may alam para ang pera pagtatrabahuhin natin. So let's see this one. Kapag sa bangko ka naglagay ng pera, ang tawag sa'yo depositor. Saan ini-invest ng bangko yan? Government securities, commercial papers, stocks and equities, retail loans, and real estate. Kapag kumita ng 12%, magkano ibabalik nila sa depositor? It would be 0.5% or even lesser. But if you become a shareholder sa mga mutual funds na ituturo sa atin later on in our module number 3, ayan, di ba? Nagiging shareholder ka. Saan nila ini-invest yan? It would be on the same thing. Except for retail loans and real estate. And kung kumita ng 12% yung mutual fund company, magkano ibabalik sa shareholder? It would be the same thing. 12%. Kaya, mas madaling dumodoble po yung ating pera or nag-grow yung pera if we invest into this one. Kaya kailangan matutunan natin ano yung mga mutual fund investment na yan. So just to give you an overview, di ba? Ayan, ito yung maaaring mangyari sa ating investment sa mutual fund kung tayo ay naglalagay. Kasi, di ba, different scenarios, makita natin, na kapag pala sa mutual fund, paramihan ng share. The more shares you buy, the better. Bakit? Pag tumaas ang presyo niyan, mas maraming shares ang kikita at lalago. So dati, no, sa ito, last few days, sabi nila, marami ang nagpa-panic buying ng shares sa mutual funds. Ang tanong, ikaw ba nakaposisyon ka na sa stock market ngayon through your mutual fund investment? So hopefully, di ba, makapagsimula tayo. Huwag nating hayaan na tumaas ang merkado na hindi tayo kasama sa pag-angat. So just to give you an overview, ito, isa to sa mga mutual fund companies in the Philippines. It started in the year 1994. So tingnan lang natin yung growth. Let's say I'm the investor. Nag-invest ako ng 1995 with 1 peso per share. Naglagay ako ng 5,000 pesos. Magkano na nga ba ngayon? Ang per share na po ngayon ng PhilEquity is 34.29 per share. That's as of May 10, 2022. So ang actual return ng pera is nasa 114% per year in the span of 27 years. Kaya kung naglagay ako ng 5,000, ang value na ngayon ay 154,000. Pero syempre, hindi naman po pwede na bumalik tayo sa 1995 at sabihin natin mag-start na ako. Hindi po. Kailangan ngayon mag-desisyon tayo na makapag-start tayo para moving forward, no? We'll be able to have longer time in the market at makikita din natin yung growth na yan. Para ka nagtanim ng puno ng mangga, simulan mo na magtanim ng puno ng mangga ngayon para after 5 to 7 years ay may bunga ka nang aanihin. And of course, after that, we move on to step number 6 which will allow us na maipamamana tayo sa ating mga anak. So preserve your estate because good people leave an inheritance to their children's children. So may ipapamana na po ba tayo sa ating mga anak? Kaya kailangan gagawin niyo yung step 1 to 5 para makapag-move tayo sa step number 6. You need to protect your future because kung hindi, baka pag-away-awayan po yan ng inyong mga tagapagmana. Dapat madesisyon na ninyo, you have something in writing kung sino magmamana ng bahay nyo, sino magkukuha ng mga bank account ninyo. And you need to prepare also for the estate tax so that yung mga properties or yung mga maiiwan sa kanila ay ma-transfer ng tama at merong budget for the estate tax. So summarizing all that steps, all the 6 steps that I have provided you, it would give you a solid financial foundation. So nandyan po yan sa solid financial foundation. And as I've said, like building a house, all you need to do is to build it from ground going up. Mula baba, papaakyat. So ito po, pahabol na lang ito. This actually would be your assignment for next
session or next module para makita ninyo how financially healthy are you. Ngayon pa lang, bigyan ko na kayo ng overview para alam ninyo kung magkano yung pukumputin nyo sa ating financial check-up. So kung i-base natin yan dun sa ating financial foundation, eto po ang mga kailangan na meron kayo. Your investment should be 20 times of your annual income. Your emergency fund would be 6 times of your monthly income. So, di ba, ito computed, makikita nyo kung 25,000 ang kinikita ko, dapat nasa 150,000 yung emergency fund ko. Eliminate debts, zero out lang natin yung mga utang. For the life insurance, it should be your annual income times 10. And for your healthcare fund, depende po sa atin, either 1 million, 3 million, 5 million, depende sa sakit or family history in terms of mga diseases. And then increase your cash flow. How much cash flow would you be wanting para mapondohan mo yung mga different building blocks? And of course, increase your passive income stream. So pataasin lang po natin yan. So yan, pwede yung picturean para ang mangyayari, makukompute nyo na pagdating ng module 2, alam na nating mag-compute. And of course, no, also you can create your financial plan. Ilista natin yung mga financial goals natin. Ilista mo magkanong amount ang kailangan mo sa mga goals na yan. Kailan mo siya kailangan? Para pagdating ng module 2, tuturo namin po sa inyo magkano ang kailangan mong i-invest every month, kung sa 4% mo ilalagay yan or sa 12%. What you're seeing on your screen right now are just example. Dito ay pinakikita na, di ba, kung 52,000 ang kailangan mong i-save at invest every month at 4%, at ang kinikita mo lang ay 50,000, di ba, kailangan mong pataasin yung income mo. We need to make more money so that we can give more to our community. And at the same time, lahat po ng naituro ko sa inyo, papayamanin lang po tayo niyan, magkakaroon tayo ng growth and abundance, and we'll be able to be a good stewards if we'll take action. Kasi marami tayong magiging excuse not to start. Pero ano man po yung mga excuse na meron kayo, tatanda at tatanda po tayo next year. Pag hindi tayo tumanda, isa lang naman ang ibig sabihin nun. And no matter what your excuse is, yung mga anak po natin, lalaki at lalaki yan at mag-i-enter ng college at kailangan nila ng pera para sa pag-aaral nila. And no matter what your excuse is, tayo po na nagtatrabaho ay darating sa punto ng buhay natin na mapapagod tayo at gusto mo nang mag-retire at mawawalan ka na ng active income. That's why you have to be prepared for these kinds of situation. Kailangan po nating paghandaan yan para hindi tayo mapasama do sa magkakaroon ng retirement crisis. And in ending, hindi po natin kasalanan kung pinanganak tayong mahirap. Kasalanan natin kung mamamatay tayo ng mahirap kasi wala tayong ginawa. Sabi nga ni Bill Gates, if you're born poor, it's not your mistake, but if you die poor, it's your mistake. So I hope, no, marami po tayong natutunan ngayon. Kasi sabi nga natin, kung tayo mapapataas natin yung mga blessing na binibigay sa atin ni Lord, mapapagrow natin, we'll be able to give more to our church and to our community. Because when God blesses us financially, don't raise our standard of living. Rather, raise our standard of giving. So I hope po, marami tayong natutunan sa hapon na ito. And we're looking forward to see you more sa ating module 2, 3, and 4. So you learned something new today? So I hope po, kasi sabi nga, di ba, something good you learn is a gift from God. Yan pong mga natutunan natin ngayon, galing kay Lord yan. Ginamit lang po akong funnel for you to receive those messages. But anything good na shinare natin sa iba, sa mga brothers and sisters natin, that would be our gift to God. So we hope, no, sa susunod na mga Sock Dev activities natin, you'll be able to share it also to our brothers and sisters and encourage them to attend also. Again, this is Sis Rain. And thank you so much po. May God be praised.